أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang hapon po sa inyo lahat sa mga nandito po sa Middle East, magandang hapon sa inyo. Sa nasa Pilipinas naman ay magandang gabi sa inyo lahat. Ngayong araw po ay sisimulan natin insyaallah ang kabilang sa mga gusto nating pag-usapan na mga paksa na ito ay narapat na malaman ng Muslim at hindi Muslim sa relihiyong Islam. Ito ang mga karapatan sa Islam. Karapatan, una-una, syempre ang karapatan ng tagapaglika, karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ay ang karapatan ng kanyang mga propeta. At pagkatapos ay ang karapatan ng mga tao na sinong pinakauna na may karapatan sa atin, sila ang ating mga magulang, ang ating nanay, tatay, pagkatapos ang ating mga asawa, ang ating mga anak, kapitbahay, kapatid na Muslim, at maging ang ibang mga nilikha katulad ng karapatan ng mga nilikha ng mga hayop. May karapatan sila sa Islam. Ganun din, maging ang mga hindi Muslim ay meron silang karapatan sa relihiyong Islam. So ngayong araw po ang ating pag-usapan o ang ating paksa ay patungkol po sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. Kung titingnan natin bilang isang nilikha ay napaka laki ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin bilang isang nilikha, dahil tayo ay isang nilikha. Ngunit sa pagiging makatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay siya ng mga bagay na ito ang karapatan niya sa kanyang mga nilikha, na kapag ito ay tinatawag na sinuway ay hindi siya patatawarin ng Allah ang mga tao na sumuway sa mga bagay na ito. At ganun din na sa kanyang pagiging makatarungan ay nagbigay siya ng pangako sa mga tutupad sa kanya na gantimpala sa mga ito. Nabanggit sa hadith ni Imam Muslim at Imam Bukhari, sa hadith ni Mu'ad bin Jabal, عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك من لا يشرك به شيئا. Dito sa hadith na ito, unang-unang mapupulot natin aral, syempre unang bigyan natin ng linaw, si Mu'ad bin Jabal ay kabilang sa mga batang mga sahaba na kanyang sinabi na ako ay umangkas, ibig sabihin ako ay sumakay kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang tinatawag na yung donkey, himar o donkey. Faqala li, yung donkey, yung maliit na kabayo. Faqala li, sinabi sa kanya ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Dito makikita natin yung pagpapakumbaba ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ang pinakadakilang nilika, pinakamainam na sa mga propeta, pero ganun pa man ay siya ay nagpapakumbaba sa kanyang mga sahaba. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ya Mu'ad, o Mu'ad, alam mo ba kung ano ang karapatan ng Allah sa kanyang mga nilika? Alam mo ba kung ano ang karapatan ng Allah sa kanyang mga nilika? At ano ang karapatan naman ng mga tao kay Allah? Ng kanyang mga alipin kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ito yung pagiging makatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na nilika niya tayo, lahat binigay sa atin, wala tayong kakayahan maliban sa binigay sa atin, ay nagbigay pa rin siya ng tinatawag na karapatan. Na ito ay bilang awa at habag sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kulto, sinabi ni Mu'ad na ang Allah at ang kanyang propeta ang tanging nakakaalam sa bagay na yan. Dahil nabubuhay pa ang propeta, kaya pwede nating sabihin na, pwede nilang sabihin na ang Allah at ang kanyang propeta ang silang nakakaalam sa bagay na yan. Pero sa panahon natin ngayon, kapag hindi natin alam ang bagay na ito, ang tanging sabihin natin ay ang Allah ang nakakaalam sa bagay na yan. Hindi natin sabihin ang kanyang propeta dahil namatay na ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam,
katotohanan fa in hakullah katotohanan na ang karapatan ng Allah sa kanyang mga alipin ay sambahin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala wala yushriku bihi shay'a at hindi sila magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una ay sambahin lamang ang nag-iisang tagapaglika ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag siyang itatambal, huwag gagawa ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawang bagay sa hadith na ito ang makikita natin na ito ang pinakamahalagang bagay. Una, wa'budullaha wa la tushriku bihi. Sambahin niyo ang Allah, sambahin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag silang gagawa ng shirk. At binanggitin niya yung karapatan ng mga tao at sabi niya, Hakul ibadi Allah, ang karapatan ng mga tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga nilikha, ay hindi niya paparusahan ang mga tao na hindi sila gumawa ng tinatawag na shirk. Subhanallah. Ito ay napakadakilang mensahe sa atin. Makikita natin, ang isa sa mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Balak Quran, Suratul Nisa, sabi, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْهَا. Ito ay pinagpapatibay niya itong hadith ni Mu'ad na sinabi ng Allah, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Sambahin niyo ang Allah at huwag kayong gagawa ng anumang klase o yung tinatawag na mga pagtatambal. Ganun din, makikita natin una-una syempre yung pagsamba kay Allah. Bakit? Kasi tayo ay nilikha para sumamba. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Walang dahilan ng pagkalikha ko sa mga tao at saka sa mga jin, maliban lamang mga jin, mga engkanto na hindi natin sila nakikita. Mga jin at mga tao, maliban lamang sa sila ay sumamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. So yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha dito sa mundo. Kung bakit tayo nilikha para sumamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, nagpadala siya ng mga propeta sa isang mensahe na ito ang sambahin lamang ang nag-iisang tagapaglika. Kaya dito, makikita natin, una-una, sambahin natin siya. Ang pagsamba ay ito ang mga bagay na mga pagsamba na lahat ng mga pagsamba, bagay na ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ay mga pagsamba. Ito ay mga pagsamba. At ang pagsamba ay narapat na dalawang kondisyon. Una, ay ang ikhlas, gawin natin ito na para kay Allah, hindi pakitang tao. Tayo ay magsasala para kay Allah, hindi pakitang tao, hindi para tayo ay purihin. Tayo ay magsasadaka para kay Allah, hindi para purihin ng mga tao, para sabihin ng tao na tayo nagbibigay sadaka. Tayo ay mag-aayuno para kay Allah. Tayo ay magiging mabuti sa ating mga magulang para kay Allah, hindi para i-post sa Facebook para purihin tayo ng mga tao. Hindi tayo mag-aaral para ipakita sa tao na tayo ay magagaling, tayo ay graduate ng ganito, ganoon, kundi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang pinaka-ano. Pangalawa ay yung tinatawag ng mutaba. Ibig sabihin, ang mutaba ay gawin natin yung pagsamba na naaayon sa pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung ito ay hindi naaayon sa sunnah, pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay ito ay useless. Hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay nito. Bakit? Dahil, syempre, kapag tayo ay halimbawa nagsala ng mga bagay na taliwas sa ginawa ng propeta, ay para tayong nagsasabi na nagkulang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagkulang ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpapaalala sa atin. At ganun din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paggawa ng mga gawaing mga bid'ah, mga gawaing mga bago sa Islam. Napakadelikado yan dahil parang pinagbibintangan mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya nakumpleto ang relihiyon. Bagkus ang kanyang mensahe, ang Allah ay sinabi niya sa banal na Quran, Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sinabi ng Allah, ngayong araw ay kinumpleto ko sa inyo ang inyong relihiyon, at ginawa ko sa inyo ang inyong relihiyon, ang Islam. So malinaw po yan na kumpleto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mensahe. Kaya dalawang kondisyon, ang ikhlas, dalisay na pagsamba, ganun din pangalawa ay yung mutaba'ah, yung nasa pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya yun po ang tinatawag na ibada. Mga bagay na ito ay kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat iwasan ng isang tao. Yan ang bagay na hindi papatawarin ng Allah ang sino mang gumawa sa bagay na yan. Yan ang dapat iwasan ng tao. Sinabi ng Allah, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru. Katotohanan ang Allah, hindi niya patatawarin ang gumawa ng mga shirk. Ha?
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء patatawarin niya ang iba doon. Ibang mga kasalanan, patatawarin ng Allah. Pero ang paggawa ng shirk, kapag naabutan ang tao ng kamatayan, ay tunay na siya ay hindi patatawarin ng Allah. Kaya mag-ingat tayo sa anumang klase ng shirk. Ito man ay malaki o maliit na shirk. Napakadelikado po yan. Kaya kapag ito ay binanggit ng ating mga ulama na ito ay gawaing na may halong shirk, ay iwasan natin. Iwasan natin ito dahil napakadelikado ang gawaing shirk. Dahil kapag ang tao ay namatay, na ginagawa niya ang shirk na ito, ay tunay na hindi siya patatawarin ng Allah. Pero anuman ang kasalanan, inna Allah yaghfiru dhunuba jumi'a. Lahat ng kasalanan kapag ang tao ay tunay na nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag siya ay nabubuhay pa. Kaya habang nabubuhay pa ang tao, iwasan niya ang gawaing shirk at tayo ay palagi magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din na sinabi ng Allah, walaw ashraku, lahabit anhum ma kanu ya'malun. Suratul An'am, sinabi ng Allah, kung sila ay gumawa ng shirk o pagtatambal, lahabit anhum, ay tunay na mawawalang saysay ang kanilang mga gawaing mabubuti. Subhanallah. Lahat ng pinagpaguran ng tao ng mga gawain, ang kanyang sala, ang kanyang kawanggawa, ang kanyang pagiging mabuti sa kapwa, kapag siya ay gumawa ng shirk, at hindi siya nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya na ito'y gawaing shirk, pero patuloy pa rin niya ito ginagawa. At hindi siya nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahabita anhum ma kanu ya'malun, mawawalang saysay ang kanyang mga gawaing mabubuti. Kaya napakadelikado ang gawaing shirk, kaya dapat iwasan ng tao ang mga bagay na ito. Kabilang din sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat ay gawin natin, kaya nga sinabi natin yung una yung ibadah, pagsamba, ang sinabi ng Allah, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Suratul An'am 162, sabihin mo o Muhammad na ito ay para sa atin lahat. إِنَّ صَلَاتِي, katotohanan na ang aking sala, yung sala na ginagawa natin, وَنُسُكِي, yung pagkatay, وَمَحْيَايَ, ang aking buhay, وَمَمَاتِ, ang aking kamatayan, ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pagsamba. Ang pagsamba ay gawin natin yung mga bagay na ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang binanggit sa banal na Quran, Suratul Fatiha. Lahat ito ay binabasa natin palagi. Lahat kapag ikaw ay nagsasala, ito ay palagi mong binabasa. Ano ang sabi ng Allah? Na, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sasabihin ng dapat ito ginagawa ng tao. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ikaw lamang ang aming sasambahin at ikaw lamang ang aming hihingian ng tulong. Iyaka na'bud, ibig sabihin ikaw lamang ang aming sasambahin, iwasan ang lahat ng klase ng shirk. Wa iyaka nasta'in, at sa iyo lang kami hihingi ng tulong. Ang paghingi ng tulong kay Allah ay ang pagtitiwala sa Kanya, pagpapakupkup sa Kanya. Kaya nga sinasabi natin yung Kul huwallahu ahad, kul a'udu bi rabbil falak, kul a'udu bi rabbin nas. Yung mga dua, sabihin Muhammad, ako'y nagpapakupkup mula kay Allah. Ha? Kul a'udu bi rabbil falak, bi rabbin nas. Yan, pagpapakupkup yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paghingi ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala, iyaka na'bud wa iyaka nasta'in, sa iyo lang kami hingi ng tulong, at pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay na pagtitiwala, yan yung tinatawag na paghingi ng tulong kay Allah. Kaya mga taong hindi sila nananalangin kay Allah, nagagalit sa kanila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit po yan sa isa sa mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil parang kapag ang tao ay hindi siya humihingi ng tulong kay Allah, ay parang ipinapakita niya sa kanyang sarili na kaya niya ang kanyang buhay. Subhanallah. Wala tayo kung wala ang awa habag sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat lamang na palagi tayo magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magpakumbaba tayo, ipakita natin ang ating pangangailangan at palagi nating ipakita kay Allah na kailangan natin ang kanyang tulong. Siya ang nagbibigay sa atin ng biyaya, siya ang may hawak sa lahat, siya ang may kontrol sa lahat. Kaya narapat lamang na tayo ay magpakupkup at humingi lamang ng tulong sa kanya. Kaya makikita natin na palagi nating binabasa. Pero dapat ito sa buhay natin, hindi lamang ito ay binabasa natin. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Dapat iwasan ang lahat ng uri ng shirk at dapat ay maging iisa lang ang pagsamba ng tao. Dahil palagi nating binabasa ito, wa iyaka nasta'in, at sa iyo lang kami hihingi ng tulong. Wala na, ipinagbabawal na mga pamahiin, pinagbabawal na yung tinatawag na mga agiman, mga pagtitiwala sa anumang mga klase ng mga nilika. Maliban
sa tinatawag na ito ay dapat na magtiwala tayo lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, nakabilang sa mga karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang palaging pag-alaalak sa Kanya. Palaging pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, Suratul Ahzab, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Sinabi ng Allah, O kayo mga mananampalataya, kung ikaw ay isang kabilang sa mga mananampalataya, ay pakinggan mo ang sinabi ng Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya, udhkurullaha dhikran kathira, alalahanin nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng marami. Paramihin nyo ang pagpapaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag tayo ay gumising sa umaga, syempre una alalahanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, di ba? Dhikr. Pagkatapos tayo ay magsasala, tayo ay alalahanin natin ng Allah. Kapag tayo ay kakain, Bismillah. Pag tayo papasok sa ating bahay, Bismillah. Magsusot ng damit, Bismillah. Lalabas tayo, tayo ay magpapakupkup kay Allah. Kapag tayo ay papasok sa trabaho, tayo ay magpapakupkup kay Allah. Kapag tayo ay tinatawag na pati ang pagsiping sa asawa, ay tinatawag na bibigkasin natin ang pangalan ng Allah. So ang pangalan ng Allah ay palaging pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat din yung pinakadakilang pag-alaala kay Allah ay yung tinatawag na pagbabasa ng Quran. Pagbabasa ng Quran. Bago tayo matulog, mag-dhikr tayo, alalahanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yan ay kabilang sa mga bagay na karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya may mga tao na darating sa kabilang buhay na sila ay magiging bulag. Subhanallah, bakit sila magiging bulag? Lima hasyartani a'ma, sasabihin ng tao, Ya Allah, bakit mo ako ginawang bulag na ako naman ay nakakakita nung ako ay nasa mundo? Sasabihin ng Allah, dahil kinalimutan mo ang Allah, kinalimutan mo ang mga utos ng Allah, ay ngayon ay kakalimutan ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaya narapat lamang na alalahanin natin ang palagi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang inaalala ni Allah subhanahu wa ta'ala, inaalala siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tao na inaalala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay parang tinatawag na buhay na buhay. Dahil palagi niyang inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. So kabilang lamang ito sa mga tinatawag na mga karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pinakadakila rito ay ang pagsamba lamang sa Kanya na nag-iisa, na ito yung tinatawag natin na tauhid, na pagsamba lamang sa Kanya at iwasan ang anumang klase ng shirk o pagtatambal. Ganun din yung mga klase ng tinatawag na mga bid'ah. Yan ay mga ipinagbabawal at gawin natin na dalisay ang ating pagsamba kay Allah. At ganun din na magtiwala tayo. Humingi tayo lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magtiwala tayo ng buo-buo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At palagi nating alalahanin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay kabilang sa mga dakilang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat palaging alalahanin at isabuhay ng isang tao. Dahil tayo ay nilikha. Tayo ay nilikha para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para lamang tayo ay sumamba. Kaya narapat na tayo ay magpasalamat dahil tayo ay kanyang binigyan ng pagkakataon para mabuhay pa. Tayo ay magpasalamat sa mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang yan sa mga dapat na yan ay dapat ay sa buhay ng isang mananampalataya. Yan ay karapatan, mga dakilang karapatan ng dakilang tagapaglika. Sa lahat po muli nang bumati sa inyo ng Assalamu alaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa lahat po ng mga viewers natin, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Nawa ay gantimpalaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na ito po, subaybayan po natin. Insha'Allah, magbibigay po tayo ng mga lecture natin para po sa mga karapatan. At ang pinakaunang topic natin, yung paksa natin, syempre, ang pinakadakilang karapatan. Na ito ang karapatan ng dakilang tagapaglika na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ay karapatan ng kanyang propeta, at pagkatapos ay ang mga nilika naman, kabilang doon ang mga hayop, at ganun din pati ang mga hindi Muslim, may karapatan po sila sa relihiyong Islam. Ganun din, syempre, ang ating mga magulang, ating mga kapatid, ang ating asawa, syempre, ang ating mga anak. At inshallah, yan po sisikapin natin upang ito ay makatulong sa atin upang maisabuhay natin. Dahil tayo po ay nagpapaalala sa bawat isa. Dahil tayo po ay nagkakamali, at kailangan natin na tayo ay nagpapayuhan para mapaalalahanan natin ang ating sarili. At sa ganito mga pag-aaral, ang pinakaunang pinapayuhan ko dito syempre ay ang aking sarili. Dahil ako ay tao lamang din, nagkakamali, at
nawa tayo ay patawarin Allah sa ating mga pagkukulang at panatilihin natin palagi ang tinatawag na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tayo man ay nagkakamali, sana po ay gantipalaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.